So, hello, what's up mga kanok G? So, ngayon ay meron tayong bago na naman. So, alam nyo na siguro kung anong bago natin. Meron tayong bagong rehousing. Dahil nakabili na ako ng container ni ganito. Buksan agad natin. So, ito ay 5 piraso. Microwavable container. 5 piraso. 50 plus siya. Pero pwede na din para sa ating mga alaga. Dahil malaking ireros natin yung iba. Mamaya, magbabalik. So, hello, what's up mga kanokgi? So, ngayon ay magbabalik tayo. Dahil tutuloy natin ang rehousing. So, bago tayo mag-rehouse, so, this is Norgy. So, sa mga bago lamang sa aking channel, subscribe. So, masyado mahina yung boses natin ngayon kasi gabi na guys. Kasi nga nocturnal tayo. So, bago umuna pala sila i-rehouse, itong tatlo lang. Update ko kayo sa nakaraan nating rehouse. So, ayan na. Good news guys. Good news mga kanokji. So ayun. Ginamit nila ang ginawa kong hide. So ayun, ang ganda. So tinakpan nila yung hide. Nandun sa loob yung mga albo. Pero yung Honduran, hindi pa siya nag ano ng talip ng hide. So ayan. Yan yung update natin ngayon guys. So simulan na natin. Ano natin yun? Rally house is itong tatlo. Itong tsako, ayun, ang laki na niya. So, parang kasing naliliitan na ako sa lagayan nila. Ayun, no? So, ito yung tsako. So, ayun siya, guys. Para sa akin, parang ang liit na nung enclosure nila na ganyan. So, i-rehouse na natin sila agad sa mga ganitong enclosure. Ganito kalaki. So, ayan. So, ayan yung magiging enclosure nila, guys. Tapos, ito naman yung magsisilbi nilang hide. So, ito yung experiment ko lang. So, nanggaling yan sa bote na ito yan, lalagay ko. Yan, bote niyang mugu-mugu. Sayang naman kasi kung tatapon lang. Dagdag basura lang yan. So, gagawin na lang nating hide. So, ginupit ko lang dito. Tapos dito, hinati ko, sinunog ko. So, guys, ang mga inalos natin is bagans. So, yung bagans, lagi ko nasa loob. To albo. Tapos yung gramostola, full creeps. To tildocatel, albopilosus. Tildocatel, bagans. Kung tawagin ito, itong Gramostola full creeps ay golden, Chaco golden ni. Kasi ito naman is curly hair ng mga albo. Tapos ito naman, bagans is Mexican red ramp. So kung tama ba, ewan ko na kalimutan ko yung sa bagans. So ito, meron tayong dry cocopit tapos basang cocopit. So, ang gagawin ko is pag-aloin ko na lang para hindi sobrang humid. Para maganda yung ating setup, guys. So, pag-aloin na natin. Bakit kasi pag sobrang humid, eh. So, kasi ito, pinakuloan ko nung nakaraan na. Pinakuloan ko nung nakaraan na. Hindi pa rin siya natutuyo. So, aloin na lang natin. Para maganda yung substrate nila. Usad ko lang po. So yun guys, salamat sa suporta. Halu-haluin mo na dito para gumanda ang ating cockpit. So itong cockpit na dry lang to, pati yung kaninang humid, sobrang humid. Ngayon nahaluan ko kasi bago kinaan yung cockpit, nilalagyan ko siya ng mainit na tubig para mamatay yung mga kung ano mga may nakatira man dito. So, okay na yan guys.
So, set up na natin yung enclosure. So, testing natin. Mamaya na to. So, ito. Baka pa ganito na lang. Yun, sakto. So, kanina kasi di ko tinignan kung sasakto ba. So, yan. Pag ganyan natin. So, ito magiging water dish nila. Yan, o. Oh. So, kahit maliit pa sila. Kasi parang maliit na nung lagayan nila. Leos na agad. Dali na akong magawa, guys. Bowling. Ito, nagyan natin sa loob ng cockpit. Parang maganda yung hide. Talagang hide talaga. Ayan, buti sumakto yung hide kong ginawa. So, susunod na lang yung sunod natin. Lalagyan ng mga sphagnum moss at vermiculite. Hindi pa dumadating aking binili. So, yun guys. Bitin lang natin ng maigi. Kailangan natin yung taas. Para maganda. So, parang hindi siya nagmukhang hide. Kasi meron pa rin dito. Pero gawa natin paraan yun. So, yun guys. Ang ganda. Nagugustuhan ko itong gantong setup. So, pag nagustuhan nyo, gawa lang kayo ng plastic bottle. Ito yung pinakita ko nung kanina. So, yun. Siksik lang natin. Ayan guys, napakaganda. Talagang hide. Isang problema. Kita pala sa likod. Sub ko ng konti yung hide. Kita pala yung sa likod. So ayan, hindi na. Ayan pa natin. So ayan guys. Pwedeng pwede na. So ayan guys, sana gamitin nila itong hide. So bibilan lang tayo ng tatlo ulit para magkaroon na yung dalawa. So 1, 2, 3. So ayan na mga anok G, ready na ang kanilang enclosure. So sana magamit nila itong hide na to. So kung gusto nyo rin gawin, alam nyo na gagawin nyo. Pag may maliliit, pwede rin sa mga poke mismo, ganun. So nakalimutan ko pala. Kanilang water dish. Ito yung takip nung pinagawa ko ng hide-hidean. So lagay na natin. Para mailipat na. So ayan guys. So ito na yan. Last na water dish. So ang unahin natin is yung laging nagtatago guys. Unahin natin tong bagans. So tabi mo na kayo dyan. Ito unahin natin is yung bagans. So silain ko na itong pinagtataguan niya.
No, napakatibay ng ginawa niyang panel. Palabasin na natin. Yan siya mga kanokji. So nag-ukay pa. So ang gagawin ko, alisin ko na lang to. Mga kokopit. Hindi siya makapagtago. So ayan na siya. Ngayon lang natin siya palabas. So yun! Una natin yung mga kanokji. So ayan na siya. Napakaganda. Ganda ang ganda. So baba lang natin ng konti para maita nyo ng maayos. So yun siya. So ayahan na natin siya nakaganyan. Para maita nyo naman yung kaganda. Ayun! Nagtago na agad siya mga kanok. Hindi ang bilis. So ayan muna. So takpan na natin. So wala pa palang ventilation tong ano, ginawa ko. Butas ako na rin takip mamaya. So next natin mga kanok G is yung albo. Ito ang ating albo, Honduran. So ito wala siyang barrow. Ay may barrow siya, wala siyang taguan. Uy! Uy, kinagat niya guys. So ito, naita niyo yun, kinagat niya. So ito yung ano nun, purpose. Para pag kinagat niya, malambot lang. Hindi kayo makakagat. So yun, dapag na natin para safe. Napakalain yung chan niya pero parang gutom. So yun na siya guys. So nakita niyo na ang purpose ng paintbrush. Pag kinagat niya, safe din yung tarantula. Parehas na safe ka rin sa kanyang yung punks niya maging maayos. So yun na siya guys. Ang ating Honduran Albo Pilosus. Tiltoatel Albo Pilosus. So ayan, good for beginner din yan. Pero, pag gutom. Hindi naman siya gutom kasi ang laki ng abdomen niya. So next na agad tayo guys sa ating Glamostola Pulcrips. Or Chaco Golden Knee. So ayan, napakamabagal na lang. Bagans natin, tumakbo. So alas, yung pinakamalaki guys. Wala na pala to. So ito kanina pa siyang gusto lumabas. Ayan ang laki niya. Tama mo, tapos yung ganito lang lalagyan. Parang para sa akin napakaliit. Ay nalaglagan. Landslide. Labas na boy. Patras na lang. So ayun, gumuo. So ayun, nagahat na siya ng mga kapitan. So ayun siya guys, lumalabas. Pasok, boy! So, yun siya guys. Ang laki niya na, diba? So, ayun na ang ating rehousing
Sa inyo, napakalaki oh. So, picturean ko lang. So, nakalimutan ko wala pa palang tubig ang kanyang water dish. Kanilang mga water dish. So, kunin niya natin. Kanilang tubig. Ang water dish. So, yan guys. So, gusto niya talaga lumabas. Alive na alive ba? Ayaw niya sa bago ng enclosure. So, takpan na natin, guys. So, lagyan na rin natin ng tubig yung tatlo. Ay, dalawa. Dahil wala pa itong tubig. So, itong albo. Easy-easy lang, nandun pa rin. Pwede mo maalis sa pwesto niya. So, takpan na natin. Ang umuuna nating dari house si yung bagans. So ayan na guys, yung bagans natin is medyo shy type. Tago agad. So, yun silang tatlo, mga kanokji. So, salamat nyo pala sa pag-suporta. Kung kayo nanonood pa, maraming salamat sa inyo. At sana tuloy-tuloy lang tayo, guys. Let's go lang, let's go. So, mamaya ako na ito bubutasan. Popcam na. Para di mabasa oras. So, shoutout time na tayo, guys. Shoutout kay Leo James Milan. Shoutout kay Shawn Michael Agbuya. Shoutout kay Jano Badila Mamukod. Shoutout kay Perds Estores. Shoutout kay Jellybean. Shoutout kay Coffee Ko Black. Ayos, may Coffee Ko Black. So shoutout sa inyo lahat. Sa mga bago na sa aking channel, please subscribe. Hit nyo na rin notification bell button para lagi updated. So yun ang ating vlog ngayon. Peace. No,